Patuloy pa rin sa pag-aalboroto ang Bulkan Taal at hindi pa rin inaalis ng Fibox ang posibilidad ng malakas na pagsabog sa loob ng ilang oras o araw. Pumalo na po sa mahigit 74 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite. At umakyat na rin sa mahigit 9,000 pamilya ang apektado ng vulkan. Mahigit 8,000 sa kanila ay nananatili sa mga evacuation center. Sila ang tinuntong ni Vicky Morales sa lungsod ng Batangas. Partner. Nandito na nga ako ngayon sa Batangas City kung saan maraming lumikas ang nananatili pa rin sa evacuation center. Dahil nga sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Taal, sinailalim na po sa lockdown at ipinagbawal ang pagpasok sa Talisay, Batangas. Pero may ilan pa rin sumuway kahit mistulang buhay nila ang nalalagay sa alanganin. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar. Vicky, bagamat mahigpit na ipinagbabawal, no, may ilan pa rin nagpumilit na makalusot kanina sa Pulo, isang lugar dito sa Talisay na nasa may lawa ng Taal. Tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard dahil sa delikadong lagay ng bulkan. Ang bangkang ito, pabalik na sa pampang ng Talisay mula sa Pulo nang sitahin ng mga gawad ng Philippine Coast Guard. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpunta doon, bunsod nga ng mayat-mayang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. So, ina-advise na rin natin na huwag na muna talagang pumunta doon at napakadelikado. So, sa mga ganun, sir, kung mayroon mga nag-aating pumunta doon, so, ang ginagawa na lang natin, hinahabol sila dyan sa gitna para hindi na sila makatuloy, sir. Isa sa mga sakay ng naharang na bangka, si Michael Alvarez, na ipinakita pa sa amin ang videong kuha niya sa lugar. Ang aburoon, lagpas na raw ng bewang ang taas. Ilang bahay, nangalahati na ang pagkakalibing. At ang bahay daw niya, tuluyan ng gumuho at natabunan ng abo. Yan po ang pinto papunta sa kusina. So, yan po yung pinto. So, then ito po yung kabahayan. Yan. Yan po. Yan po ang buong kabahayan ng aking bahay. Ang mga gamit at panindaraw nila sa tindahang ito, pinagkukuha pa rin nila para kahit papano'y mapakinabangan pa. Sa video naman ito ni Jason Mendoza, doon pa rin sa Pulo, makikita ang mga kabayong nababalot na ng abo. Parang simento ng nanigas na abo sa kanilang balat. Mas kikis-kisin, hindi basta-basta kumakalas ang abo. Yung iba nga raw sa mga kabayo, nangamatay na. Yung mga kabayo palibasa, gutom na gutom, sumasalubong sa tao. Tapos yung mga ibang kabayong patay na, nakalutang na lang sa tabi ng dagat. Gustong uminom, kaso malambot ho, nabubuslot sila, lumulubog yung paan nila, hindi na sila makakiyat. Gusto pa raw sana nilang magtagal doon, pero... Yan, bumasabog po ulit. Yan, sumabog po ulit ng malakas. Yan, malakas po yan. Yan, oh. Makikita po yan, bugam-bugam po yan. Ilang sandali pa, ang lawa nagkulay berde. Kitang-kita ito mula sa himpapawid sa kuha ng aming drone. Kaganyan po ang kulay ng tubig, mga ngamba po kami kasi ang isda po niya, may posibilidad po mamatay kasi may sulfur po yan. Pagsapit ng tanghali, nagsagawa na ng lockdown ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa bayan ng Talisay. Gwardyado ng mga sundalo at police, pinagbawalan na makapasok ang mga sasakyan ng mga residenteng nagbabalikan. Bahagi ito ng evacuation para di na madagdagan ang mga tao sa loob ng Talisay na itinuturing na high risk sa kasalukuyan. Ang resulta, pagkahaba-habang traffic, may mga uminit ang ulo. Ayaw po kami papasukin, andun ang pamilya ko. Tapos yung isang sasakyan namin, andun din. Ilalabas, hindi pwede, hindi kami aalis, pero kailangan sunduin ko sila. Ay, inaiwan pa po doon. Inaiwan pa po isa sa sasakyan namin. Meron, may nag-i-rescue ho doon, meron. Bawal na talaga, bawal. Para naman umano makatulong sa pagpapalamig ng sitwasyon, ilang mga taga-lugar ang namigay ng tubig at mga saging na saba sa mga naipit sa traffic. Samantala, Vicky,
Kanina, bandang mag-aalas 5 ng hapon, ay nagsagawa ng kanilang final sweeping operation, no? Yung pamumunuan ng, sa pamumunaw ng MDRRM mo, kasama yung mga kagawad ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, no? Dyan sa Maytalisay, nag-convoy sila papalabas, no? At yung mga dadaanan nila mga tao, hinihikayat, pinipilit nilang lumabas, no? Bilang bahagi ng kanilang mandatory evacuation. At pagkalisan nila ng Talisay, tuluyan na nilang iniwan ito maliban na lamang sa ilang mga gawad ng Philippine Army na hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy na nagbabantay sa Talisay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.